sa mapagpalang araw ng ating Panginoon sa ating lahat at welcome po sa ating online worship service. Maraming salamat sa mga nakasama natin ngayon. Magpuri at magsamba sa ating Diyos. Kamusta na po kayo? Nawa ay nasa maayos tayong kalagayan kahit na madaming pagsubok na pinagdadaanan natin. Tunay nga pinagpapala tayo ng Diyos na kahit magkakalayo tayo, ay nakakapagpuri at nakapagsamba tayo bilang iisang simbahan. Nakaka-excite nga na kahit tayo ay nasa bahay lamang, ay maari tayong makapaglingkod sa Panginoon. Sa isang click lang, ay maari tayong makabahagi at makapag-spread ng magandang balita. Pwede ninyong i-like and i-share ang ating Sunday service and midweek service. Sa pamamagitan nito, tayo ay nakakabahagi sa paglalaganap ng magandang balita ng Diyos. Kung nais po ninyong maglingkod at magbigay, narito po ang ating bank details. Sa ating paghahanda sa pagpupuri sa Diyos, nais kong basahin sa inyo ang Awit 9, verse 9 hanggang 10. Si Yahweh ang takbuhan ng mga pinahihirapan, matibay na kanlungan sa oras ng kaguluhan. Nananalig sa iyo, Yahweh, ang kumikilala sa iyong pangalan, dahil wala pang lumalapit sa iyo na iyong tinatanggihan. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa araw na ito na kami po ay humaharap sa iyo ng confident, Panginoon, at humihingi ng iyong biyaya. Lord, ihanda mo po ang aming puso, ang aming kaluluwa, na kami po ay makapagpuri sa iyo, Panginoon, at tanggapin ang aming awiting ito, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, ang bawat lumalabas sa aming labi, sa aming pagpupuri sa iyo, ay ikaw lang po, Panginoon, aming natataas. Patawarin mo po kami sa mga kasalanan po namin at linisin mo po kami ng inyong madal na dugo. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagkamatay sa krus. Lord, kami po ay nagpapasalamat sapagkat salamat sa iyong pagmamahal, Panginoon. Sa iyong, kung walang pagtigis ng dugo, Panginoon, ay wala pong kapatawaran. Kaya marami pong salamat, Lord. We praise you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Oh,
Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasalamit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Kapag sa'yo'y sumasamba. Kapag sa'yo'y sumasamba. Magandang araw sa ating lahat and happy Lord's Day po. Ako ay sobrang blessed na ibahagi ang salita ng Diyos sa inyo ngayon. Kaya nawa, tayo ay sabik na pag-aralan ng salita ng Diyos. Kaya kung meron kayong Biblia, makibukas kayo sa akin sa libro ng Job. Sa Job chapter 2 verses 7 to 13. Basahin ko sa inyo. Kaya umalis si Satanas sa harapan ni Yahweh at itinadtad ng nagnanaknak na sugat ang buo nitong katawan mula ulo hanggang talampakan. Naupo si Job sa tabi ng basurahan at kinamot niya ng isang pirasong basag na palayok ang kanyang mga sugat. Sinabi ng kanyang asawa, "Mananatili ka pa bang matuwid? Sumpain mo ang Diyos at nang mamatay ka na." Ang sagot ni Job, "Hindi mo naiintindihan ang iyong sinasabi. Pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba natin tatanggapin kung bibigyan tayo ng pagdurusa?" Sa kabila ng kanyang paghihirap, hindi nagsalita si Job laban sa Diyos. Verse 11, ang masamang nangyari kay Job ay nabalitaan ng tatlo niyang kaibigang si Eliphaz na Temaneo, si Bildad na Suhita at si Zophar na Naamita. Nagkasundo silang tatlo na dalawin si Job upang palakasin ang loob niya at makiramay sa kanya. Malayo pa sila'y nakita nila si Job, ngunit hindi nila ito nakilala. Nang makilala nila ito, hindi nila napigilang umiyak ng malakas. Pinunit nila ang kanilang mga damit at naglagay ng abo sa ulo dahil sa pagdadalamhati. Pitong araw at pitong gabi silang naupo sa lupa kasama ni Job, ngunit hindi nila ito pinagsabihin ng kahit ano sapagkat nakikita nilang hirap na hirap ito sa kanyang kalagayan. Pagpalain ng Diyos ang kanyang salita, manalangin tayo. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat na bilang isang church, bilang isang simbahan, kami ay nakakapagpuri, nakakapagsamba sa iyong pangalan lamang, O Diyos. Kahit na kami hiwa-hiwalay physically, Panginoon, dahil lamang sa iyo, O Diyos, na kami ay iisang katawan, iisang church, nakapagpuri kami in spirit and in truth. Kaya nga, Panginoon, dalangin namin na ang Espiritu mo ang kumilos sa amin ngayon, mangusap ka sa iyong salita. Comfort us, palakasin niyo po kami sa panahon ng nanghihina kami. Palakasin niyo po kami ng iyong salita. At nawa kami ay tumugon ayon sa iyong kalooban. Magsamba kami gamit aming mga buhay sa iyo lamang, O Diyos. Thank you for this time, O God. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam ko madalas na naintanong natin na itong mga bagay na to. Bakit nga ba tayo nakakaranas ng mga pagsubok sa buhay? Minsan natanong na rin natin sa atin sarili, bakit kami pa nakakaranas ng mga ganito klaseng pagsubok? Kapag meron tayong naranasan niya sa ating pamilya, sa ating personal na buhay. At minsan, naitanong na rin natin siguro na bakit pa kung sino yung mga mabait, yung matuwid, bakit sila pa yung nakakaranas ng pagdurusa o pagsubok. Sa mga talatang binasa natin, makikita natin si Job. I'm sure madami sa inyo familiar na sa kanya, pero magandang pag-usapan natin kung sino nga ba siya? Sino nga ba si Job? Sabi sa chapter 1 and chapter 2, siya ay isang mabuting tao.
at sumasamba sa Diyos at umiiwas sa masamang gawain. Itong dalawang bagay na ito ay ang Diyos mismo ang nagsabi tungkol sa Kanya. At di lang yun ang tungkol sa Kanya, siya ay marami siyang ari-arian. Kumbaga pwede natin sabihin na siya ay mayaman kasi madami siyang anak na lalaki at babae at marami siyang tagapaglingkod. Ilang libo rin ang kanyang mga tupa, kamelyo, baka at mga asno. Kaya makikita natin na talagang siya ay isang pinapalarawan dito sa libro na ito na hindi lang siya matuwid, siya ay pinagpala din. At kung tutuusin, isipin natin na kung may mangyari mang masama sa kanya, ay hindi niya ito deserve. Pero ano nga bang nangyari sa kanya? Ano nga bang naranasan niya? Dahil dun sa ating talata, may gusto patunayan si Satanas na subukin si Job. Kaya lahat ng ari-arian niya dito sa previous chapter, lahat ng ari-arian niya doon, yung mga kayamanan niya, yung kanyang mga anak, nawala lahat sa kanya. Yung mga tagapaglingkod niya, nawala lahat. Sunod-sunod pong nangyari ang mga ito. At di nagtagal, ay darating pa ang susunod na pagsubok sa buhay niya dito sa ating passage na pag-uusapan ngayon. Kaya nga, ano nga ba ang tinuturo ng mga talatang ito? At ano ang pwedeng maitulong nito sa pagharap natin sa mga pagsubok ng buhay? Kaya in-title ko po ang ating mensahe ngayon na ang mga aral sa mga pagsubok. Dito sa buhay ni Job, pinapakita na ang pagsubok ay nasa paligid natin. Madaming klase ng pagsubok tayo mararanasan, madaming iba't ibang klase ng pagsubok na meron sa buhay. Meron ding spiritual na pagsubok, sabi din sa verse 7, nga kaya umalis si Satanas sa harapan ni Yahweh at tinadtad ng nagnanaknak na sugat ang buong katawan ni Job mula ulo hanggang paa. Kasi dun sa ating talata, sa ating storya na pinag-uusapan, merong nais na subukin si Satanas. Nais niyang subukin yung pananampalataya ni Job. Kaya naman yung itong mga naranasan niya, hindi lang siya parang physical na experience or hindi lang siya yung nawalan ka lang ng ari-arian, hindi lang siya nawalan ng mga tagapaglingkod o mga anak. Ito ay sa pinaka ugat nitong nangyayari na ito, merong spiritual na pagsubok talaga nangyayari. At ayun ay yung pagkilos ng kaaway sa kanya. At di lang yun, meron ding physical na pagsubok. Tinadtad siya ng gantong nagnanaknak na sugat sa buong katawan niya. At wala siyang choice kundi kinamot na lang niya yung sarili niya gamit yung isang perasong basag na palayok. Kaya yun yung pinangkamot niya sa sarili niya. Ganun at hindi yung pinagdadaanan niya. May physical, may spiritual. At di lang yun, meron ding emosyonal na pagsubok. Sabi ng kanyang asawa, sumpain mo ang Diyos at nang mamatay ka na. Emotional to kasi sa pinagdadaanan niya, syempre kayong dalawa nang natira mag-asawa. At syempre, ang pinaka magandang gawin sa pagkakataong yun ay magsuportahan kayo. Pero sa pagkakataong ito, siya pa yung nagsabi na sumpain ang Diyos at bitawan na yung pinaniniwalaan niya. Kaya naman, ito ay hindi talaga may tatanggi na sa iba't ibang paraan nakaranas siya ng mga pagsubok sa buhay. Lahat ng aspeto nito, matindi talaga ang pinagdaanan ni Job. At di rin maitatanggi na tayo din sa ating buhay ay madami rin tayong naranasan ng iba't ibang klaseng pagsubok sa buhay. At siguro naman ay naitanong na rin natin sa ating mga sarili sa mga bagay na yon. Na paano nga ba tayo maharap sa mga pagsubok ng buhay? Madami sa atin ay maaaring sabihin na kapag may pagsubok, kayang-kaya yan. Ano, madali lang yan, ma-handle yung sitwasyon. O kaya kalmado lang ako ng tao kapag may pagsubok. Alam ko kung ano yung dapat kong gawin. Pero ano nga ba yung pwede natin matutunan sa pagharap ng sa mga pagsubok dito sa ating mga talata? Una, sa pagharap ng pagsubok, meron dapat tiwala sa Diyos. Sa
verse 10, sabi dito, ang sagot ni Job, hindi mo naiintindihan ang iyong sinasabi. Pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba natin tatanggapin? Kung bibigyan niya tayo ng pagdurusa sa kabila ng kanyang paghihirap, hindi nagsalita si Job laban sa Diyos. Kaya naman mapaisip tayo, bakit nga ba sinabi ng asawa niya na sumpain na lang ang Diyos? Bakit nga ba sinabi sa kanya na huwag na panghawakan yung pagiging matuwid niya? Marahil ito ay dahil sa, ito ay natural na reaksyon ng isang taong nasaktan. Oo, kaya nga totoo yung quote na sinasabi nila na hurt people hurt people. O kaya ang nasaktan ay nananakit. Kasi malamang sa malamang, yung naranasan ni Job, hindi lang naman siya yung nawalan eh. Hindi lang naman siya yung nawalan ng anak, ng ari-arian, tagapaglingkod. Yung asawa din niya naranasan din to at naramdaman din niya yung pagkawala nitong mga to. At ang unang reaksyon o yung unang naramdaman niya ay galit. At ito yung sinabi niya kay Job. Nasumpain na lang ang Diyos at mamatay. Ito ay isang linya na nagsasabi na tila ba wala ng pag-asa sa buhay at sumuko na lang. Ngunit, ang sagot ni Job sa kanya, anong sagot niya? Na pinakita niya na kahit matindi yung kanyang pinagdadaanan sa pagsubok, meron siyang pinanghahawakan at meron siyang tiwala sa Diyos. Dahil una, may pagkilala siya sa kapangyarihan ng Diyos. Ang sagot ni Job sa kanyang asawa, na pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Kasi alam ni Job na lahat ng mayroon siya sa buhay niya ay pagpapala lamang ng Diyos sa kanya. Ibig sabihin ito ay lahat ng ari-arian, pamilya, estado sa buhay, pati na rin ang sariling katawan at yung pangangatawan niya at kalusugan niya ay pagpapala lamang ng Diyos sa kanya. Kaya naman nang nasubok ang mga aspetong ito ay buo pa din ang loob niya dahil pinanghahawakan niya ang pagkilala niya na ang Diyos ay makapangyarihan. Tulad nga ng sabi ng isang psalmist sa awit na 24, ang buong daigdig at ang lahat ng naroon ang may-ari si Yahweh na ating Panginoon. Ito rin yung parehas na pag-iisip na pinanghawakan ni Job. Kaya nga sabi niya sa chapter 1, verse 21, sabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina at hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh din ang babawi. Purihin si Yahweh. Ganun yung kanyang pananampalataya sa Diyos. Ganun yung kanyang tiwala at pagkakilala sa kapangyarihan ng Diyos. Alam niya at kinikilala niya na ang Diyos ang may hawak ng lahat sa buhay niya. Alam niya na dahil lamang sa Diyos kung bakit meron siya ng mga bagay na yon at kung bakit siya nabubuhay. Kinikilala niya yon. At hindi lang niya kinikilala yung na makapangyarihan ng Diyos, kinikilala din niya na ang Diyos ay mabuti. Kaya nga doon sa sagot niya sa kanyang asawa, sabi niya doon, hindi ba natin tatanggapin kung bigyan niya tayo ng pagdurusa? Di ba parang kakaiba yon na parang sa karaniwan ay ang gusto lang natin matanggap talaga ay pagpapala. Pero dito, sabi niya, ba't di rin natin pwedeng tanggapin yung mga pagdurusa sa buhay? Kasi dito, hindi lang yung kapangyarihan ng Diyos ang pinanghawakan ni Job, kundi rin ang kabutihan ng Diyos. Alam ni Job na kung anong mangyari sa buhay niya at sa kanya, mabuti ang plano ng Diyos sa buhay niya. Kaya naman nasabi niya dito na tatanggapin pa din natin yung pagdurusa sa buhay. Hindi lang pagpapala, pagdurusa rin yung tatanggapin. Dahil malaki ang tiwala niya sa wisdom ng Panginoon sa kanyang buhay. Kaya nga dun sa, alam niya na ang Diyos ay may pagmamalasakit sa kanya. Kaya nga dun sa Job chapter 2 verse 6, sabi ni Yahweh, kung gayon ay gawin mo kung gusto mong gawin sa kanya, huwag mo lamang siyang patayin.
laging may ganong klaseng aspeto na pinapakita na ang Diyos hindi niya hinahayaan na gawin na lang basta-basta yung pwedeng gawin kay Job. Meron laging limitasyon. At ito rin yung sinabi sa Mateo 28. Sabi ni Jesus, hindi ba't ipinagbibili sa halaga ng isang salaping tansaon dalawang maya? Gayunman, kahit isa sa kanila ay hindi nahuhulog sa lupa kung di kalooban ng inyong Ama. At kayo, maging ang buhok nyo bilang niyang lahat. Kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa sa maraming maya. Ganun pinapakita ng Biblia kung gaano kamahal ng Diyos, gaano kami malasakit ang Diyos sa sangkatauhan. Hindi lang tayo basa-basa iniwan. Hindi lang porket meron tayong pinagdadaanan na pagsubok ay iniwan na tayo ng Diyos at wala na siyang pakialam sa atin. Pinapakita dito na meron malasakit ang Diyos. Alam niyo, yung ganitong klaseng tiwala ay nanggagaling sa isang malalim na pagkakakilala sa Diyos. Isipin natin mabuti, tingdaanan niya. Nawalan siya ng kayamanan, mga anak, discouraged din siya ng asawa niya. Pati na rin yung sarili niyang katawan ay nagdurusa na rin. Lahat ng ito ay hindi papantay sa, nakita niya to lahat na hindi papantay sa katotohanan na alam niyang makapangyarihan at mabuti ang Diyos. Diba, hand in hand yun yung makapangyarihan at mabuti. Kaya nga mahirap talaga magtiwala, lalo na kung hindi nyo gaanong kilala, diba? Sa halimbawa nito, mag-isip kayo ng kaibigan nyo na alam nyong kahit anong mangyari ay handa kayong suportahan, kaibigan na kaya nyong sabihin na ipagkakatiwala ko yung buhay ko sa taong ito, alam kong kaya kong ipagkatiwala yung buhay ko sa kanya. Dahil alam natin yung kakayanan ng taong yon at alam natin na may pagmamalasakit siya sa atin. Magkasama palagi yon. Kaya nga, yung tanong natin sa sarili ngayon, gaano kalalim yung pagkakilala natin sa Diyos para sabihin natin, kaya tayong magtitiwala sa kanya, lalo na sa panahon ng pagsubok. Gaano kalalim yung pagkakilala natin sa kanya para sabihin ipagkakatiwala natin lahat ng meron tayo sa kanya. Madalas sa panahon ng pagsubok, lumalabas din ang pagkatao natin. Sabi nga sa isang quote na ang challenges may either bring out the best or the worst in us. Pwede nitong mapakita ang pinakamahusay sa ibang tao. Pwede rin ito pakita yung pagkatao natin. Kaya pwede rin itong ipakita kung ano yung mga, kung sino at ano yung mga nasa paligid natin. Kaya pinagpala si Job na hindi lang yun yung naranasan niya. Hindi lang yun yung nangyari sa kwento natin. Ano pa ba yung pwede nating matutunan sa talatang ito sa pagharap ng pagsubok? Sunod ay yung tulong sa isa't isa. Sabi sa verse 11, ang masamang nangyaring ito kay Job ay nabalitaan ng tatlo niyang kaibigan, si Eliphaz, Temaneo, si Bildad at si Zophar. At nagkasundo silang tatlo na dalawin si Job upang palakasin ang loob niya at makiramay sa kanya. Dito pinapakita talaga na hindi lang siya tungkol sa nararanasan ni Job personally, pero meron ding aspeto na nakita at lumabas yung kanyang mga kaibigan dito. Lumabas sa panahon ng pagsubok, yung pagmamalasakit din ng mga tao sa paligid niya. Kasi ito yung katotohanan na meron . Katotohanan na meron, sabi nga kanya, di ba, yung pagsubok ay nasa paligid natin. At ayun din yung tinuturo sa Timoteo, sabi doon sa 2 Timoteo 3, gayon din naman lahat ng nanais na mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo Jesus ay daranas ng mga pag-uusig. Sa lahat din mga turo ni Apostol Pablo, gayon din sinasabi niya, laging merong pagsubok, laging merong pagdurusa, lalo na nandito tayo sa mundong ito. Mararanasan natin yung mga bagay na ito.
Kaya naman sa mga panahon din ito, sa kalagitnaan ng pinagdadaanan ni Job, na ipakita rin dito na may mga taong handa rin tumulong at dumaan sa pagsubok. Kaya nga nakakatawa yung storya na ito na hindi lang siya naiwan sa isip, pag-iisip na nag-iisa siya. Lumalawak ito, lumalawak yung storya. Napapunta na kung sa ano, sa gitna ng pagsubok, pwedeng makatulong din sa iba. Kaya pinapakita dito na ang mahalagang paraan na pinakita doon ay yung pagtulong din sa mga taong dumadaan sa pagsubok. Hindi lang, yung story na to, hindi lang sinasabi na ano bang pwede natin gawin sa sarili natin. Pinapakita rin dito ano yung pwede natin gawin sa mga kakilala natin na dumadaan sa pagsubok. At paano na ipakita ito? Una sa pakikiramay nila. Sabi doon, nagkasundo silang tatlo na dalawin si Job upang palakasin ang loob niya at makiramay sa kanya. Kumbaga wala nang patumpik-tumpik pa noon, nalaman nila yung pinagdadaanan ni Job. Nung nalaman nila, ay nagdurusa siya, nagpasya agad silang puntahan siya at pinakita dito na ang presensya ay malaking tulong sa taong nagdurusa. Mamaya-maya sa talatang 13, sinabi din doon na 7 araw at 7 gabi silang umupo sa lupa kasama ni Job. Ngunit hindi nila ito pinagsabihan ng kahit ano sapagkat nakikita nila na hirap na ito sa kanyang kalagayan. Pinakita din dito na hindi mo kailangan maging maalam, hindi mo kailangan maging magaling sa salita o mabulaklak upang makatulong sa tao nagdurusa o dumadaan sa pagsubok. Hindi mo kailangan na mga mabulaklak na salita upang tumulong. Samahan mo sa panahong nahihirapan. Samahan mo sa panahon ng pagsubok. Madalas sa atin ay naiinip tayo na gusto natin makatulong at gusto agad natin sabihin na okay lang yan. O kaya maging maayos din yung sitwasyon. Ngunit, hindi lang nila hinahayaan yung presensya. Hindi lang hinahayaan na ganun. Kundi, yung tulong na binibigay nila sa presensya, hindi lang basta-basta pagsabi ng mga ganun bagay. Dahil, sa panahon ng pagsubok, pwede tayong makatulong, pwede tayong makatulong sa mga nagdurusa, kahit lamang sa ating presensya. Just be there for the people. Kahit samahan mo lang sa pagsubok, ganun natin pwedeng ipakita yon. Ganun na ipakita ng mga kaibigan ni Job yun sa kanya. Pero hindi lang yun yung pinakita nila, hindi lang yung presensya. Andun din yung pagtulong na sa pagtingin sa Diyos. Sabi din sa verse 12, malayo pa sila yung nakita nila si Job, ngunit hindi nila ito nakilala. Na makilala nila, hindi nila napigilang umiyak na malakas. Pinunit nila ang kanilang mga damit at naglagay ng abo sa ulo dahil sa pagdadalamhati. Dito pinapakita na hindi lamang dapat yung mga kasama natin o yung presensya nila ang makatulong sa atin. Ngunit, nandito rin na tayo dapat nakatingin kung sino ang Diyos sa ating mga pinagdadaanan. Bakit nga ba ganun? Dahil dun sa ginawa nilang pagpunit ng damit ay isa ding reaksyon ni Job nung dumaan siya sa unang pagsubok sa naranasan niya dun sa chapter 1. Sabi niya dun sa chapter 1 verses 20, tumayo si Job, pinunit niya ang kanyang damit at nag-aahit ng ulo. Pagkatapos, nagpatira pa siya at sumamba sa Diyos. Yung gesture na to o yung kilos, pagkilos na to, ay nagpagpapakita ng pagpapakumbaba. At ito rin ay isang pagkilala din sa kadakilaan ng Diyos sa kanyang pinagdadaanan. Alam din nila na ang pagsubok na ito, na tanging paglapit dito sa pagsubok na ito, na tanging ang paglapit lamang sa Diyos ang pinakamainam na tulong din at pagsuko sa kalooban ng Diyos. Hindi ba't isang blessing na meron kaibigan na hindi ka lang sasabihan, na hindi ka lang iko-comfort, hindi ka lang tutulungan, sasamahan sa mga panahon na dumadaan ka sa pagsubok o pagdurusa, kundi ituturo ka dun sa kung sino ang Diyos, kung ano yung kalooban ng Diyos sa mga pinagdadaanan mo. Kaya isa rin to sa mga paraan kung paano nakatulong sa taong nagdurusa dito, sabi.
na tinuro nila na ituon yung pansin kung sino ang Diyos sa buhay nila. Papakumbaba sa harap ng Diyos. Kaya nga sabi sa Hebreo chapter 12 na ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahiyan ng pagkamatay sa krus at siya ay ngayon nakaupo sa kanan trono ng Diyos. Kay Jesus natin matatagpuan ang totoong kalakasan sa pagharap sa pagsubok. Dahil siya rin, sabi nga sa Hebreo 4, na siya yung pinakapunong hari na nakaunawa sa lahat ng pinagdadaanan natin, na nakaunawa sa lahat ng pagsubok na meron tayo. Sabi doon, nakaunawa siya sa ating mga kahinaan sapagkat tulad natin, tinuksa siya sa lahat ng paraan, subalit kailanman hindi siya nagkasala. Yung storya na ito, pinapakita lang na at tumuturo lang din sa buhay ni Jesus kung saan siya ay sinubok sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay din. Kung saan yung mga nagtumutulong kay Job ay hindi tumuturo lang din sa buhay ni Jesus bilang perpektong tulong para sa ating buhay. Kaya alam nyo, pinapakita dito na sa paligid natin, madaming pagsubok talaga. Hindi lang dapat nasa sarili yung paningin, sinasabi dito. Kasi ang katotohanan nito, hindi lang tayo nag-iisa sa ating lakbayin. Sa mga panahon ng pagsubok, dapat nakikita rin natin hindi lang kung paano tayo pa natin harapin sa sarili natin, kundi kung paano din natin harapin na magkakasama dahil hindi tayo nag-iisa sa lakbahin na to. Sama-sama tayong tulungan, nagpapalakasan at tutungo ang tingin natin sa Diyos. At walang iba kundi kay Kristo, dahil sa Kanya lamang nakasalalay lahat ng ating pananampalataya. Siya ang simula, Siya ang author and perfecter of our faith. Wala nang iba. Siya ang comfort, Siya ang kapayapaan na hinahanap natin sa buhay. At lahat tayo ay papunta sa Kanya. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat sa iyong biyaya. Maraming salamat sa katotohanan na Ikaw ay dakila, Ikaw ay makapangyarihan. At kami, lahat ng meron kami ngayon ay dahil lamang sa biyaya mo, O Diyos. Dahil lamang sa iyong pagpapala sa amin. Nawa, O Diyos, magkaroon kami ng ganong puso na kinikilala namin lagi na lahat ng ito, lahat ng meron kami, buhay namin, ari-arian namin, ay sa iyo, O Diyos. At yung buhay namin dito ay panandalian lamang. Nawa, O Diyos, maging isipan namin lagi yun. Maraming salamat sa iyong anak na si Jesucristo na siyang naging perpektong kapayapaan, perpektong sakripisyo upang magkaroon ng totoong kapayapaan, magkaroon ng totoong comfort for us. Nawa, O Diyos, sa lahat ng pagsubok na pagdadaanan namin, pag may dumaan na pagsubok, ituon namin ang aming tingin sa iyo. Ituon namin ang aming tingin kay Kristo lamang. Dahil sa Kanya nakasalalay ang aming pananampalataya. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa atin lahat. Pastor Jabez, sa pagpapahayag ng salita ng Diyos sa atin, nawa tayong lahat ay na-bless. At kung mayroon po tayong mga katanungan o mga prayer request na maaari tayong mag-message sa ating FB page, BreadCom Mandaluyong, tayo na at magtapos sa isang munting panalangin. Panginoon, marami pong salamat sa iyong salita na itanim mo, Panginoon, sa aming puso. Dalangin ko po na ito po ay aming ipamamuhay at lalo na, Panginoon,
Lord God, na ito po ay aming ma-share, Panginoon, sa aming mga kaibigan, kamag-anak, aming mga kapatid. Maraming maraming salamat po sa iyong salita na patuloy mo po kami, Panginoon, baguhin at makita, Panginoon, ang iyo pong katangian sa aming buhay. Maraming pong salamat, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Maraming salamat po muli sa pag-join ng ating live online worship service. Maraming salamat, Pastor Jabez, at yung mga nasa likod ng ating camera and computer ngayon, si Brother Ken, at sa lahat ng mga nananalangin ngayon upang maging maayos ang ating online worship service. Maraming maraming salamat po. At bago po natin tanggapin ang benediksyon ng Panginoon, nais ko lamang pong basahin o batiin yung mga kongregasyon po natin na nandito ngayon. Happy Lord's Day kay Jocelyn Ramores, kay Deaconess Fe, good morning kay Geraldine, kay Ethel May Garcia, kay Lorena Badjola, Sister Beth Icalnir, Teresa Agloco, si Pastor Siegfried, at yung ating Community Outreach Ministry o BMFIOC team. Good morning sa inyo. Kay Cherilyn Anton, Daniel Bahandi, Josephel, si Joy Villegas, si Rosario Manota, si JJ Planilla, si Jacqueline, si Catherine Caballes, si Alrak, si Solis, si Deacon Jerry Santillan, si Joseph, si Mark Perez, Anita Cabantac, Jerry Magbanwa, Sister Carmen, si Leonie, si Rose Ann. Maraming maraming salamat po. Si Jessa, si Ate Jane Gan, good morning po. Si Mary Rose, si Geraldine Balais, good morning po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoon at maraming maraming salamat pong muli sa pag-join ng ating online worship service. Ngayon, tanggapin natin ang benediksyon ng Panginoon. Ngayon, ang Panginoon din ng kapayapaan ay magbigay nawa sa inyo ng kapayapaan sa buong panahon at sa lahat ng paraan. Ang Panginoon ay sumainyo nawang lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. God bless you all po.